Munting pagsinta mula sa The Film Long Mongol, The Rise of Genghis Khan ni Sergio Bordrobe, hinalaw ni Mary Grace A. Tabora. Mga tauhan, Temujin, anak ni Yasugi na mula sa tribong Borjigin. Yasugi, ama ni Temujin. Borte, isang dalaging ding na taga-ibang tribo. Tagpuan, kawangis ng madilim na kalangitan ang nadarama ng magiting na mantirigmang naninimdim sa takbo ng kapalarang sinapit sa nakatalungko sa isang sulok na makipot at karimari-marim na piitan. Anong saklap ng mapiit sa kuluang malupit? Ito ay silid ng kalungkutan. Tila kailan lamang nakasakasama ko si ama. Temujin, bilisan mo na riyan. Kailangan nating magmadali. Bakit ama? Malayo ang ating lalakbayin. Kailangan huwag tayo magpapatay-patay. Mahalaga ang ating sasadyain. Naguguluhan ako sa iyo ama. Kanina ka pa nagmamadali at sinasabing mahalaga ang ating sadya sa ating pupuntahan. Ano ba yun? Ika'y 9 na taong gulang na. Sa edad mong yan, Temujin, ay dapat ka nang pumili ng iyong mapapangasawa. Itay, ako'y masyado pang bata para sa bagay na yan. Ang kasal ay sa matatanda lamang. Abat ang batang ito. Hindi naman ibig sabihin na kapag nakapili ka na ng babaeng pakakasalan mo, ay magsasama na kayo. Isang simpleng pamimili lamang ng babae ang gagawin mo at pangakong siya'y iyong pakakasalan. Ganoon po ba yon? Oo anak. Tayo'y nabibilang sa tribong Borjigin, kaya ikaw ay pipili ng babaeng mapapangasawa sa tribong Merit. Bakit sa tribong Merit siya kailangang magmula? Hindi naman iyon ang ating tribo. Malaki ang atraso ko sa tribo, kaya't sa ganitong paraan, ako'y makababawi sa kanila. Sa tingin mo ba, ama, sa ating gagawin ay kalilimutan na nila yun ang ganoon na lamang? Hindi ko alam. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Mas mabuting may gawin akong paraan kaysa wala. Kung yan po ang sa tingin ninyo ay tama. Tagpo, sa maliit na nayong liblib na kinatatayuan ng ilang kabahayan. Temujin, magpahinga muna tayo. Mabuti yan ama, napagod na rin ako. Gagalugarin ko lamang ang paligid. Huwag kang lalayo at mag-iingat ka. Tagpo, mapapadpad si Temujin sa isang dampa kung saan nakatira ang dalaging ding na si Borte. Mabibigla siya sa di inaasahang pagbagsak ng pinto ng kanilang kusina, nalikha ng aksidenteng pagkabuwal ni Temujin. Ay, may magnanakaw! Shhh! Tatakpan ang bibig ni Borte. Huwag kang sumigaw, wala kong gagawing masama. Pipiliting magsalita kahit nakatakip ang bibig. Tatanggalin ko ang pagkakatakip ng bibig mo. Kung mangangako ka na hindi ka mag-iingay, magtiwala ka sa akin, hindi ako masama. Habang dahang-dahang inaalis ng kamay sa bibig ni Borte, sa isang mahinang tinig, bakit kita paniniwalaan? Di naman kita kilala. Kahit di mo ako kilala, kaya kong patunayan sa iyo na ako'y mabuti. Mariing pagmamasdan si Temujin. Aber, paano patutunayan ang sinasabi mo? Sige nga. Taas noo. Basta ba't di mo ako pagtatawanan sa sasabihin ko sa iyong patunay? Na natin. Tila seryosa nag-iisip na may ngiti sa labi. Anong iningiti mo riyan? Sabi mo huwag akong tatawa. Ikaw lang pala ang tatawa. Heto na. Handa ka na ba? Kanina pa. Ang bagal mo naman. Nais ko sanang magkakanda utal sa sanang ikaw ang babaeng mapangasawa ko. Mababa ang tono. Sira ulo ka ba? Niloloko mo ako, no? Kabata-bata pa natin. Seryoso ako. Ano, payag ka ba? Ganun-ganun lamang ba yon? Alam kong mahirap akong paniwalaan. Hayaan mong ipaliwanag ko sa'yo. Kasama ko si Itay. Kami papunta sa tribo ng mga Merit upang pumili ako ng aking mapapangasawa. Ngunit ikaw ang ibig ko. Ikaw ang pinipili ko. Anong meron sa akin? Bakit ako ang pinili mo? Di ko rin alam. Ang tanging alam ko lamang ay ito, ang ibinigay ng pagkakataon sa akin.
Ikaw ang aking nakita, kaya naman pagbigyan mo na ako. Hindi naman ibig sabihin na pumayag ka ay pakakasal na tayo. Di pa rin makapaniwala sa bilis na mga pangyayari. Di ko malaman kung ano ang dapat kong sabihin sa iyo. Nag-aalangan. Pero, sige na nga. Salamat sa iyo. Ako'y labis mong pinaligaya. Asahan mong hindi ka magsisisi sa iyong desisyon. Nahihiya at halos di makapagsalita. Paano na ngayon? Siyempre, tuloy pa rin ang buhay natin. Masuyo ang pagkakatingin kay Borte. Pero darating ang panahon na tayo mamumuhay sa iisang bubong. Magkatuwang na arugain ang ating mabubuting anak. Matagal pa yun! Oo, pangako, babalikan kita pagkatapos ng 5 taon. Halika, puntahan natin si Ama. Kukunin ang kamay ni Borte. Tagpo. Magkahawak kamay na naglalakad si Natimujin at Borte sa paghahanap sa ama kaya sige na kanilang makikita na nakatunghay sa ilog. Ama! Mapapaharap at magpapalipat-lipat ang tingin sa dalawa pati sa kanilang kamay. Anong sino siya? Bakit? Ama, siya po ang babaeng napili ko, si Borte. Magandang hapon po. Kamusta po kayo? Pero... Agarang magsasalita. Paumanin po sa pagdidesisyon ko na hindi nagpapaalam sa inyo. Pero buo po ang loob ko sa aking ginawa. Sana'y maunawaan niyo po ako. Ganong desidido ka na, sino ba ako para di sumang-ayon sa iyong kagustuhan? Ang iyong buhay naman ang nakataya rito. Matiim na titingnan si Borte. Okay lamang ba sa'yo? Opo. Kung gayon, halina kayong dalawa at kausapin natin ang mga magulang mo, Borte. Matapos makipagkasundo sa mga magulang ni Borte, ang mag-ama ay naglakbay pa uwi sa kanilang dampa sa malayong nayon ng Mongolia. Si Timujin ay si Genghis Khan. Tanong, bakit kaya pinili ni Timujin si Borte kaysa sa isang babae na mula sa tribong Merit? Anong damdamin aning ibabaw sa inyo pagkatapos basahin ang akda? Ipaliwanag. Makatotohanan ba ang pagganap ng mga tauhan batay sa dialogo? Patunayan. Akma ba tanghalan, tagpuan sa mga pangyayari sa akda? Ipaliwanag. Mahusay ba ang script, lalo na ang banghay at dialogo ng dula? Bakit?